balitang maghuhudya ng isang matapang na pagbabago. Para sa pagbabalik ng tiwala ng sambayanan. Pilipinas, simulan na natin ang ating muling pagbangon. Ngayon, isang mahalagang desisyon para sa bayan ng dalawang maaasahang tagapaglingkod na may pinagsamang 83 taon ng serbisyo publiko. Senator Bing Lacson at Senate President Tito Sotto, ang tambalan na totoong may KKK, katapangan, kakayahan, katapatan, Lacson Sotto. Ito ang simula. Please welcome your host, Miss Pia Guanyo Mago. Magandang araw sa mga kababayan nating nakatutok sa kani-kanilang mga tahanan, tambayan at sa lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at saan mang parte ng mundo. Hello din sa mga kasama natin dito sa venue. Wow! Live audience! Totoo ba to? Pasensya na po, bihira na makita ng live audience ngayon, pero syempre kailangan tayo sumunod sa protocol. Iilang piraso lang po yan. At lahat sila, hindi po well scrubbed, well swabbed. So welcome po sa inyong lahat, pati sa mga kasama natin virtually. We are so happy na makasama kayo ngayong araw dahil napakahalaga po ng araw na ito. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong Pilipinas. Ngayong araw, ipagdiriwang natin ang KKK. Katapangan, kakayahan, katapatan para mamuno sa ating bayan. Sila na kaya ang leader na matagal nang hinahanap at hinahangad ng ating bansa? Una na rito, ang taong nakilala natin sa iba't ibang larangan. He is a sportsman, an artist, and a public servant for more than 30 years. Higit sa lahat, isa siyang mapagmahal at minamahal na family man. Ang matinding love for country ang nagtulak sa kanya para patuloy pang makapaglingkod sa ating mga kababayan. Mga kababayan, panoorin natin to. Gusto kong lumahok sa pagka-vice presidente. Sa sitwasyon natin ngayon, pwedeng nating enhance the office of the vice president. You specifically come up with your advocacy, like in my case, the fighting illegal drugs and drug abuse. Yung medical scholarship program. Ngayon, libre nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino. Yung mental health law. Ako din ang pangunahing may akda ng Bayanihan 1, pati ng Bayanihan 2, na siyang nagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. When I first entered politics, my mom reminded me, and it is always in the service of God. Hanggang ngayon, ay aming, kaming magkakapatid, ay yan ay aming pinapamanan sa aming mga anak. Kapag ang katotohanan ay nasa likod mo, wala kang dapat katakutan. Sa mga asawa lang kami takot. Kami ay kumain ng hapunan ng mga bandang alas 7. Tumatayo kami dun sa hapagkainan, mga bandang alas 10 na, o alas 10 pasado na. Tawagin namin siya si ano eh, Boy Asikaso. Basta may mga happening, may mga ganap, eh separate nag-aasikaso. Kasi pag may problemang dinulog sa akin, inaasikaso ko agad. Ang mga taong importante sa buhay ko, especially my parents, ay importante din sa kanya. Iyan, pag nagkasakit ako, hospital agad. Anong hospital nila, yun yung hospital ko rin. Kung ano yung meron kami, meron din yung mga nagtatrabaho sa amin. Kung ano yung para sa amin, binibigay din namin sa kanila. Kapag ang bansa ay sumama ang takbo, apektado tayong lahat, lalo na yung ating mga anak at mga apo. Magiging kawawa sila. Tang mga kababayan natin ay makikinabang kung maayos ang takbo ng gobyerno. Mahal kong mga kababayan, ang K o kakandidato
kandidato bilang Vice Presidente ng Pilipinas, Senate President Tito Sotto. Pagkakakilala ko kay Tito, para sa aming grupo, isang magaling na leader o pinuno. Yan ang huwara namin pagdating sa mag-anak o sa pamilya. Basta alam kong magaling si Tito. Ganyan din si Ping. Kaya nakakitira ako. One good plus one good, two good. Masyadong magaling. Andito kami para supportahan ka! Dati kasi, alam mo yung prayer sa mga hotel, ginamit ako sa isang recording, so doon kami nagkakilala. Doon nagsimula bilang arranger. Alam mo naman tayo, kabataan, naligaw tayo ng landas ng kapiraso. Sino tinawagan ko? Pag may problema ko, Tito, kailangan ko. Siya pa yung nagsabi sa akin na, Homer, magpa-check ka. Hindi ko alam, para akong naiiyak eh. Lahat kami musikero, suporta! Makikita mo naman, napakasikat ni Tito Sen. Pero napakatao, napakatotoo. Yung agility niya sa bowling, world class, Philippine team, is a reflection of his agility and skill and prowess in politics, in sports, and in life. Salamat po. Salamat po, salamat. Mga minamahal kong mga kababayan, ang inyong lingkod ay naririto upang harapin ang hamon sa tamang panahon na maging kandidato ninyo sa pagkapangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit higit sa lahat, ako po ay humaharap sa inyo upang hingin ang inyong tiwala. Tiwala na babangon muli ang bansa. Tiwala na magkakaroon muli ng pag-asa ang inyong matibay na paniniwala na sama-sama ay kakayanin nating ipanumbalik ang tiwala natin sa ating mahal na bansang Pilipinas. Kumaharap po tayo sa mga matitinding suliranin. Bagsak ang ekonomiya, pagkalat at pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa, laganap na korupsyon, paghihirap ng mga Pilipino. At gaya ng dati, ang mga ordinaryong tao, ang mga salat sa karangyaan, ang mga dukha, ang mga mahihirap, ang nakakaranas ng matinding pagdurusa. Ngunit, ang mas malubhang problema ay ang kawalan ng pag-asa. Naku, wag na wag yan ang mawawala. Marami sa atin ay hindi na alam kung kanino na magtitiwala o kung ano ang paniniwalaan. Marahil
dumating na tayo sa punto na hindi na natin kayang ipagsawalang bahala na lamang ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya. Tama na. Kailangan na nating tumugon. Kailangan nating umaksyon. Kailangan na natin magsanib puwersa upang mapigilan at maitama ang mali. Ito na ang simula. Kami po ay naririto sa inyong harapan dahil sa pagmamahal namin sa ating lupang sinilangan. Dahil naniniwala kami sa inyo, aming mga kababayan. Dahil ninanais namin na magtanim at magbigay ng pag-asa sa puso at kaisipan ng bawat Pilipino. Dahil alam namin na ito na ang aming huling pagkakataon para gawin ang nararapat upang maisalba ang kinabukasan ng henerasyon ngayon at mga susunod pa. Subalit, higit pa sa aking mga nabanggit, naririto kami dahil kami ay naniniwala na sa ating pagtutulungan, tayo ay magtatagumpay. Pinapangako namin na hindi kami titigil sa laban na ito hanggang hindi nanunumbalik ang kaayusan ng ating bansa. Pangako yan! At kapag kami ang nangako, hindi mapakako. Ito po ay hindi tungkol kay Lacson at Sotto. Ito ay tungkol sa inyo. Kayo ang nais naming pagsilbihan, ang mga nananahimik, ang mga simple at ordinaryong mamamayan. Si Senador Lacson at ako ay naririto para sa magandang kinabukasang karapat-dapat para sa inyo. Sa pamamaraan na hindi dadaan sa korupsyon, bagkus ay pagbuwag ng korupsyon. Pamamaraan na hindi nandaraya sa batas at kaayusan, bagkus ay nakabatay sa batas at disiplina. Ito ang kadahilan ng kaya kami ay nakasentro sa tiwala. Ang isang lipunan ay lalago lamang kung mayroong tiwala. Tiwala sa kanilang institusyon, tiwala sa hukom, tiwala sa kapulisan, tiwala sa gobyerno, tiwala sa mga namumuno, tiwala sa mga mamamayan, tiwala sa isa't isa, hindi tiwali. Ito po ang aming hinahain. Ito ang aming laban. Ang baguhin ang sistema. Kailangan natin ng bansang may pagpapahalaga sa moralidad. Pagod na ang taong bayan. Pagod nang mamuhay sa kadiliman. Sa buhay na di matanaw ang inaasam na magandang kinabukasan para sa sarili at sa bansa. Mayroon pong kasabihan, pinakamadilim bago magbukang liwayway. Sa tulong at patnubay ng Diyos Ama, ang mahal na Panginoon, at sa sama-sama nating pagsisikap, hindi magtatagal, sisikatan din ng liwanag ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas! Naririto ang isang leader na naglinis sa hanay ng mga pulis bilang pinuno ng pambansang kapulisan. Ang kaisa-isang senador na tumanggi sa pork barrel. Isang leader na may prinsipyo at mapapagkatiwalaan. Senador Pampilo Peng Lacson! Ang kinamulatang kumbansa natin noon, maayos,
masagana. Yung nanay ko nagtitinda sa palengke ng tela. Ang tatay ko naman nagmamaneho ng jeepney. Nakakaraos kami, nakapag-aral kami lahat. Walo kami magkakapatid. Ito, napakaliwanag sa isipan ko, no? Minsan isang araw, umuwi yung kapatid, Kuya Eli ko yun eh. Tuwan-tuwa siya, nakapulot siya ng isang sentimo. Eh, nung araw, napakamahalaga ng 1 centavo eh. Binalita sa nanay ko. Ang inaasahan namin, matutuwa yung nanay ko. Sabi niya sa kapatid ko, bukas pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino may-ari ng pera na yan. Kasi ngayon, nag-aalala yun. Ganun yung pagdisiplina at saka yung integridad ng nanay ko. Siguro doon ko nakuha yung dalawang traits ko na yun. Being a disciplinarian, at the same time, yung integrity. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Ang defining moment ko sa serbisyo ko sa gobyerno, nung nag-chief PNP ako, naramdam ko yung appreciation ng mga kababayan natin kasi nawala ang kotong, tapos ang pulis na reforma. Minsan, naka-uniforme ako, kasama ko yung mga staff ko, kakain kami sa restaurant. Pagpasok namin, tumayo yung maraming customers at pinalakpakan ako. Ako naman, dahil nga ayoko ng atensyon, parang nahiya pa nga ako eh. Ako, idol ko si Papa kasi para sa kanya, tama, mali. He wears glasses because he does a lot of reading. I think that helps him a lot. He was a police once, and his glasses helps him find the bad guys. Nung ka-eskwela ko siya, nung elementary school, siya'y matalino, kapagkaibigan, at patulungin sa mga ka-eskwela. Yung public servant thinks of the nation and the next generation. Yung politician thinks of himself and the next election. 50 years na ako sa serbisyo, sa gobyerno. Bakit nga ba hindi? Kasi sa kakayahan namin at yung public service record namin, sa tingin namin, marami pa kami maiaambag para sa ating bayan. He has the reputation of trust, integrity, and really doing his job. Ang laki ng impact ng trust and confidence ng mga businessmen sa business climate ng buong bansa. I pray that he will continue his hard work, his integrity, his honesty. Diyan pa lang, malaki na ang magagawa niya para sa ating bayan. Ang ating mga kababayan ay napakatagal nang naghahanap ng isang tunay na leader. Kung titingnan mo yung mga lumilitaw na nag-aambisyon maging presidente, malayo sila keeping sa area ng leadership at capability as a leader. And we have the opportunity in 2022 to elect one who might solve our basic problem. Panahon na itulak natin si Ping. Oh, ikaw nagawa mo rin. Ako si Michael Ray Aquino. Nagkakilala kami ni Sir Ping after the 1989 December coup. We see in him the qualities of a leader. He lead by example. Yung dedication niya in the accomplishment of the mission. Hindi yan matutulog. Gising yan habang nasa labas kami. Or sometimes sumasama talaga siya sa operations. Lahat naman yung efforts niya para sa kabutihan ng nakakarami nating kababayan. Bakit niya binabantayan yung kaban ng bayan? So that it will be properly spent, hindi napupunta sa kung kani-kanino lang. Sana mapagbigyan siya ng pagkakataon to lead the country. Good luck, sir. Yan na yung mga support. Ah, okay. Salamat. Maraming salamat. Good to see you here. Thank you. Thank you. It was exactly 40 years ago when then Lieutenant Colonel Ping Lacson rescued me and my cousin from kidnappers. Senator Ping, I remember you barged into our room all in white and rescued us. You were our white knight. I can see that you have continued to dedicate your life to public service. May you be the white knight for many, many more of our countrymen. Ping Lacson! Ang kapite at ang mabuong Pilipinas ay nasa likod mo! Ping Lacson! It's a yes for us! Woo!
Mexicano? Sige na, Ping. Hinihintay ka na nila. Hinihintay ka ng buong Pilipinas. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Partner! Buong karangalan kong ibinibigay ang entabladong hindi lamang para sa isang mabuting ama at asawa, kundi isang public servant na may katapangan laban sa katiwalian, kakayahan sa pamumuno, at katapatan sa pagsiservisyo para sa bayan. Mahal ko mga kababayan, Pampilo Ping Lacson! Thank you. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat, Pilipinas. At maraming salamat sa aking partner, Senate President Tito Sotto. In his sixth and final State of the Nation address last July 26, President Rodrigo Duterte admitted that he was wrong to think that leading the country is as simple and easy as leading Davao City. Walang debate sa katotohanan. Hindi natin dapat payagan ang maling akala para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng pandemya, baon sa utang ang ating bansa. Marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nadagdagan ang bilang na mahihirap, lalo pang dumami ang mga kumakalam ang sikmura. Talamak ang korupsyon. Laganap pa rin ang ilegal na droga. Unti-unti nawawala ang ilang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ilan lamang ito sa malalaking problemang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa ng mga Pilipino. Hindi biro-biro ang mga pagsubok na haharapin ng susunod na administrasyon. Between me and Senate President Sotto are more than 80 years of honest, dedicated, and competent public service. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan, at katapangan upang pamunuan ang ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Malaking hamon, subalit kailangang maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno. I could not stress it enough. Ang tamang pamumuno ay dapat pangunahan ng leadership by example. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Kaya naman, magiging una sa ating prioridad ang mas maigting na pagtugon sa pandemya. Marapat lamang napunan ang mga kakulangan at ituwid ang mga kamalian. We have to prepare for sustainable recovery from this health crisis. I have no doubt that with a united citizenry, we will soon see the day that COVID-19 will no longer be a scare. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala
malapit mang kaibigan o hindi kilala. Dapat isa lamang ang pamantayan na susundin at ipatutupad ng lahat para sa lahat. Walang sisinuhin sa mga ganid na ginagawang negosyo ang gobyerno. Dapat maikalat at maibahagi sa iba't ibang sulok ng kapuluan ang mas malaking resources ng bansa. Local government units must be given bigger roles and responsibilities and more autonomy in nation building, but with greater accountability. The national government will be their big brother watching over their shoulders, hindi lamang upang tulungan at gabayan na paunlarin ang kani-kanilang mga komunidad, kundi papanagutin ang sino mang magkukulang o magmamalabis. Konting tiis na lang, malapit na, makakaahon na tayo. As we speak, we are in the process of drawing up a roadmap or a master plan that will serve as our platform of government that we intend to present to our people. After all, sa takdang panahon, kayo ang magdedesisyon kung karapat-dapat ba kaming pagkatiwalaan na mamuno sa ating bayan. We are nearing the crossroads of our nation's modern history, and we cannot afford to choose the wrong direction in charting the course of our nation in the next 6 years. Having said all that, with all your help and cooperation, this is where Tito Sotto and I intend to steer our country from despair to hope, from apathy to empathy, from fear to trust, from poverty to prosperity, from self-pity to dignity. The Filipino deserves no less. Ay puno ng alinlangan at unti-unti na pong nawawalan ng tiwala at pag-asa. Mas kinakailangan ng leader na mag-aahon sa atin sa mga nakakalunod na mga pagsubok na ating kinasasadlakan. Now more than ever, our country needs a leader. Sinimulan namin ang isang movement, ang We Need a Leader 2022. Maraming espekulasyon. Maraming mga pangalan ang lumutang at sina Senator Ping and Senator Tito lang ang kailangan ng bansa natin. Maraming salamat po. Here they are once again, Senator Ping Lacson and Senate President Tito Sotto. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa aming mga taga-suporta at sa aming pamilya. Maraming salamat. Sa Panginoon Diyos, maraming salamat. At sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat. Kailangan na nating magpakita ng pagkakaisa at lumaban ng buong tapang sa lahat ng mga hinaharap nating pagsubok. Our hope as a nation will depend on the leaders that we will choose in 2022. Dasal ko na magdesisyon tayo para sa ating bayan at sa para sa susunod na mga henerasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pagsuporta sa aming misyon para sa ating inang bayan. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Ako po si Bia Guanyo, and this has been Ito Ang Simula.